bagong lahat, mga ka-motivation, mga kabutas natin, mga ka-escort natin. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noel sa Resuelo. At kung makikita nga ninyo, no, tayo po sa pagkakataong ito ay magmumukbang muli. Sa oras na ito, tayo po si Mang Jose. Yan. Pag-uusapan lang naman natin ngayon ay patungkol po dito sa sinasabi muli ni Brother Jose na kung saan makikita nga natin na meron pong comment na ginawa si Kuya Val Santos Matubang sa kanyang vlog ni Brother Jose na sunod-sunod, no? At marahil ay marami na po sa atin o sa inyo po ang nakabasa. At may kanya-kanya po tayong paliwanag, may kanya-kanya po tayong saloobin na ibinigay. At ako din naman po ay nagbigay ng aking saloobin. At obviously, tayo po ay kahit papano bilang tao ay disappointed. Pero again, kinaklaro ko, wala akong personal na against kay Brother Jose o kung kanino man. Tayo lang po ay magbibigay base dun sa ating pong nakikita, base dun din po sa ating pong naririnig, base sa kanyang ginawa mismo, no? Hindi sa iba pang tao, kundi sa kanya mismo. Kaya, ito ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon. Ayon na rin sa kanyang kahilingan. Parang ang gulo na po nang nangyayari. Yung iba po na mga viewers talaga ay personally nagsasabi sa akin, nagsasawa na sila kasi ang daming issue, ang daming lumalabas na mga nagla-live patungkol sa issue na dapat ay hindi man dapat sila nagre-react. Alam niyo po ba, kapag hindi kayo tumigil dyan, ang kare-react. Damay-damay po tayo dito, pati si Kuya Bal madadamay. Pati yung channel ni Kuya Bal madadamay. May nag-feed din naman sa atin, nagbalita, na nag-send ng video na para tignan kung ano po yung ating pong masasabi dito sa panibagong palak. I mean, talk ni Brother Jose sa issue, no, ng mga nakaraan pang issue. Actually, nakaraan pa nga itong issue na to. Ito po yung sinasabi ni Kuya Bal na tapos na, na napag-usapan na sa grievance committee at alam na nila kung ano ang gagawin. Tapos na ang issue na ito. Subalit may mga bagay o mga issue pa na itong si Brother Jose na lumalabas na parang hinahalungkat niya pa. Ang rason ay dahil may mga nagme-message daw privately or personally na nagsasabi na ganito daw na hindi na maganda ang nangyayari sa Kalingap. Ito ay makakasama sa channel ni Kuya Bal, ito ay makakasama sa ganito o sa ganyan, eh lahat na lang nakakasama. So, hindi rin naman nila iniisip na yung mga pinagsasabi nila ay nakakasama din naman mismo. Ngayon ito, dahil nadidinig o nababasa ni Brother Jose, yun ang pagkakasabi niya, no? Sabi niya may nagme-message daw, hindi natin alam kung siya lang din naman yung sabi nun. Although, siyempre may mga mababasa kang ganyan, pero siyempre kahit papaano ay ikaw mismo sa sarili mo ang nakakaalam kung kailan ka magbibigay ng reaksyon, kung ano ang ibibigay mo ng reaksyon, at kung paano ka magre-react. Yun lang naman yan. Ganun. Ganung klase lang naman yan, eh. Mahirap naman na paikot-ikutin pa natin. At sumabay tayo sa bilog na mundo kahit marami sa ating flat earthers, kagaya ng mga flat earthers. So, ganun lang din naman. So, ganun lang naman yan. Ang problema lang kasi dito, eh, kita mo, kagaya ng sinasabi ni Kuya Bal, oh, magmukbang ka na lang, sabi niya kay Kuya, ano, sabi niya kay Brother Jose, magmukbang ka na lang. Kung pwede, kung gusto mo ng ganyan, eh, tapos na ang issue, eh, mayayari na naman tayo. Gusto mo, huwag ka na lang maging Kalingap staff, o ka-staff ni Kalingap Rab, mag-reaction ka na lang para ma-reactionan mo kung ano yung gusto mong i-reaction. Kasi hindi raw po pwede yung gano'n na ginagawa niya kung siya ay Kalingap staff. Subalit siya ay nagre-reaction ng gano'n. So, better na umalis siya as Kalingap staff at mag-reaction na lang siya. Pero alam natin na hanggat maaari nga, mismong si Kuya Bal ang nagsasabi na kung Kalingap reactor ka at as much as possible, hindi dito na naman tayo sa as much as possible, ay gawa ng reaction yung mga magagandang bagay, yung mga category A, ayon sa magagandang kanilang mga ginagawa at para na rin sa pagpupromote ng kanilang mga channel. Hanggat maaari yon, hindi yung mga issue-issue o kung anumang iba pang bagay. So, hindi naman natin sinasabi na totally tayo mismo sa sarili natin nakakasunod doon dahil marami din naman tayong ibang pinagkakabalan at ginagawa at alam nyo nga po mismo, no, na ako mismo
sa sarili ko, kung views lang at views lang din yan, walang problema eh. Kaso may mga iba pa tayong bagay na ginagawa. Kaya kung mapapansin nyo, almost 1 week, 2 weeks na hindi po tayo nakakapag-upload. No, dahil hindi naman natin talaga masyado na sinasabi na pinagtutuunan ng pansin na talagang basta may ma-content tayo ay babanat tayo ng babanat, hindi po ganoon. So, kung tayo po ay magsasalita, ibubukan natin ating mga labi. Kahit hindi naman perpekto, no. Hindi natin masasabi na tama ang lahat ng ating sasabihin. Minsan mali tayo ng interpretasyon, mali din tayo ng pagkakasabi ay ito po ay understandable naman, pero hinihingi natin niya na paumanhin at doon sa mga nakakaunawa, kayo na po ang nakakalam kung ano ating pong mga sinasabi. Ngayon, pagdating dito muli kay Brother Jose, Brother Jose, ang problema kasi wala namang problema. No? Ulit to, problema kasi wala naman talagang problema. Tapos na ang problema. Doon sa sinasabi mo muli na mga nagsasabi sa mga viewers mo or supporters na ganito ang nangyayari kay Kuya Bal Santos, ganito ang nangyayari sa Kalingap team kay Kuya Bal Santos Matubang at mangyayari kapag hindi na ayos yung ganyang bagay, ay dapat sana nakikinig ka sa kanila. Nakikinig ka lang at the same time, binabalansi mo. No? Nagiging, kumbaga, tulay ka, no? O mediator para ipasipay ang situation, para ayusin ang sitwasyon ng magkabilang panig ayon sa kanilang pagkakaunawa at dun sa mga bagay na kanilang dapat maunawaan patungkol sa mga nangyayari sa paligid ng Kalingap at kay Kuya Bal Santos Matubang. Ganun lamang. Hindi yung makikinig ka at pagkatapos, parang may nagkwento sa'yo, kinwentohan ka ni Marites, na sinabi niya na ganito, si ganyan. Hindi po pwede yung ang mangyayari, eh, hindi ka lang sasagot na, oo nga, dapat ganito nga. Eh, nangyari, ikukwento mo pa, duduktungan mo pa, at magbibigay ka ng sariling version. You are justifying kung ano ang kanilang paniniwala at yun ang sinasabi mo dun sa mga tagapanood mo. Which is, hindi naman dapat nang sabihin pa. No, dapat doon pa lang mismo ay pinapatay mo na yung issue. No, nagpapaliwanag ka na in person, in private, hindi yung binobroadcast mo pa. Kasi sinabi na nila sa'yo ng privado, pwede nyo naman pag-uusapan ng privado, hindi na pwedeng lumabas pa. Kahit sabihin natin ito yung bagong issue o lumang issue, dapat na ha-handle natin ng tama. No, dapat na sesettle natin privately doon pa lang. Dahil kapag nilabas na natin yan sa social media, which is yun nga ang ginawa mo, ay nagiging issue na. At hindi natin alam kung ano ba talaga ang motibo mo, although may idea na tayo kung ano talaga ang motibo mo sa ginagawa mo, dahil alam natin na pinagbawalan ka na ni Kuya Bal, pinagsabihan ka na uminto na, pero pinapalabas mo sa sarili mo na hindi mo kayang tumahimik, na kailangan mong muling magsalita, no? Para kay Kuya Bal Santos Matubang at sa Kalingap team. Kaya ganyan, kaya ngayon, ang mangyayari is natural, sasabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Which is, again, dun sa mga sinasabi mo, dun sa mga Kalingap team, dun sa mga pinupuna mo na walang respeto na sinasabi mo, dun sa mga tao na sinasabi mo na igalang, no, na wag nang madamay pa, na damay-damay tayo rito kapag hindi natin naayos tong problema na ganito. No? Mga ganyan, natapos na, dapat wag na magsalita. Eh, ang problema kasi, no, kung talagang gusto mong maisakatuparan yung ganong klaseng plano, yung ganong klaseng panuntunan o pamantayan, eh dapat sana ikaw mismo ang unang gumawa. Bakit? Paano? Madali lamang yan eh. Kahit na may nadinig ka ng mga sinasabi o mga nagsasabi o nagbubulong sa'yo na isang katutak na minions na Marites, ay dapat tumatahimik ka na lang din. Sinisettle nyo in private. Diba? Hanggat mare, kung wala kang anglab sa nangyayaring sitwasyon, na sinabi nga ni Kuya Bal na nasettle na ng grievance committee, sana tumahimik ka na lang. Pwede ka naman magtanong kay Kalingap Rab. Baka naman sakali, syempre, kahit papano, nag-uusap si Kalingap Rab at si Kuya Bal Santos Matubang na ito, tapos na ang ganitong bagay. Hindi ba? Napag-usapan na, pwede ka naman magtanong eh. Pero bakit ginagawa mo ito? Na alam mo naman, no? Meron ka pang titulo na final warning, eh lumalabas, ito ay final warning para sa'yo. Para sa'yo. Hindi ba? Ganun ang nangyayari. Parang ang nangyayari, nagsasalita ka sa salamin. Ah, again, ulitin natin, ha? Huwag sasama ang loob mo, no? Brother Jose, Mang Jose. No, ito ay nasasabi lamang natin kung saan tayo nagkakaroon ng flows, no, ng ating pagkakamali. Walang perpekto sa mundong ito. Lahat tayo nagkakamali. Ako nagkakamali. Ikaw nagkakamali. Sila nagkakamali. Ikaw nagkakamali. Ikaw nagkakamali. Maraming pagkakamali. Tayong lahat. Pero importante, natututo tayo. Pero pang ilan na to eh. Kagaya ng sinabi mo na signal number 1, signal number 2, level number 1, level number 2.
warning, second warning, final warning, o kung ano man yan, eh dapat doon pa lang sa mga previous hanggang sa kasalukuyan dapat natututo na tayo. Pero bakit natin ginagawa to? Ikaw na nagsabi, di ba, huwag gawa ng issue yung mga nasa kabila. Gawa na lang ng issue itong, o gawa ng content, itong vlog mo ngayon. So, lumalabas ngayon na parang gumagawa ka ng issue para sa publicity, para sa views din. No? Na sinasabi mo naman na kaya sila gumagawa ng issue dahil para sa views din, para sa content. Ang nangyayari kasi, lahat ng sinasabi mo ngayon, obviously, malinaw pa sa mas malinaw. Ha? Sa'yo lahat nagiging applicable. Kagaya ng comment ko dun sa comment section sa video mo. Inuulit natin, honestly, I was disappointed. No? Ikaw, sa tingin ko, okay kang kaibigan. Eh. Masarap kang maging partner sa mukbang. Eh. Sa totoo lang, eh. Wala namang problema. Pero, ang ganyan ginagawa mo, hanggat maaari, magpalit ka ng content mo. Magpalit ka. No, wag yung parang kismis yung ginagawa mo lagi o kung anumang issue habang nagmumukbang ka. Yes, this is your trademark, pero ang nangyayari, mas nakakasira ka. Mas malaki yung percentage ng makasira ka kesa maitama mo kung ano yung nakikita mong mali. Yun lang naman yun. Yun lang naman. Walang masama na makinig dun sa mga sinasabi sa iyo ng mga sponsors o sinasabi ng mga supporters. Natural lang na nakikinig tayo sa kanila na hindi lang tayo puro nagsasalita. Pero mayroon din tayong responsibilidad para itama ang kanilang paniniwala, ang kanilang pagkakaintindi, para ibalanse, para naman sa ikabubuti ng magkabilang panig, hindi lang ng kanilang panig o ng inyong pagkakaunawa, sariling pagkakaunawa. Yun lang naman yun eh. Ang inaano natin eh, makikita natin doon sa mensahe ni, sa comment sa iyo ni Kuya Bal Santos, nadidisappoint siya, naiinis siya, no? Na hanggat maaari, eh, tapusin na yan. Tapos na yan eh, pero bakit nauulit na naman? Kahit sabihin pa natin kung ano man o hindi ka updated or kung meron na namang kakaibagong issue, kahit na inong issue pa yan, kahit issue noong nakaraan, issue ng kalagitnaan at issue ng kasalukuyan, kung talagang gusto nyo tapusin ang isang issue, wala na kayong pag-uusapan pa. It's plain and simple. Kahit na sila ay nagsasalita dyan, you will set an example na ikaw mismo na sinasabi mo kung pinaniwalaan mo man na tagapagsalita ka nila o whatsoever, o kung nagsasalita ka in their behalf, dahil ikaw na rin ang nagsabi noong nakaraan, huwag nyo nang hintayin na magsalita si Kalinga Prab o si Kuya Bal Santos Matubang. Pero anong nangyari? Nagsalita nga sila, pero para sa'yo, hindi para sa kanila. Hindi ba? Mas maganda na kung ano man ang ating pong tinatanggap, ay pinaghihirapan po natin ng patas nang nasa tama, hanggat maaari sa tama. Sa tama. Hindi po pwedeng yung gagawa tayo ng issue, pero mas makakasakit tayo. No? Na imbis na maitatama natin, mas nakakapinsala pa tayo. So yun lang naman ang aking masasabi sa bagay na ito. Ito ay mabilisan lamang. Again, hindi nga masama ang loob ko sa iyo, Brother Jose. Pero dahil dyan, again, sumama na naman ang loob ko sapagkat hindi ko na naman naubos itong macaroni salad. Good salad. Tawakas. Okay naman pala eh. Okay ah. Sarap. Sino ba nagbigay nito? George. Nagpabigay. Sino? Si Brother Jose nagbigay, direk. Si Brother Jose nagbigay niya. Pinadala sa inyo, direk. Brother Jose? Ha? Glip. Brother Jose ba? Sarap ah. Hello, Brother Jose. Oo, magbablog nga ako. Yun nga, magbablog nga ako eh. Salamat dito ah sa macaroni salad. Sarap-sarap, grabe talaga. Oo, marami ako sinabi. Talagang sinabi. Pinagtanggol nga kita eh. Oo, naintindihan ko kung bakit mo sinasabi. Ayun, hindi na pinagpapapansin yung mga ganyan. Diba? Mga ganyang mga reactor na magre-react sa'yo, eh talagang anuhin mo na lang, no? Kung inaakala mong tama ka, gawin mo yung tama. Wala kang dapat na katakutan, wala kang dapat na iwasan. Diba? Lalo na, sarap pa naman itong binigay mo, kaya... Brother Jose, maglat ha? Kaya kailangan kong burahin to. Sayang yung... Ano, magpapadala pa rin ng pizza rin, tsaka naman ice cream ng Paskin St. Robbins, kaya si Brother Jose, kaya pasensya na kayo eh, edit ko to mamaya,
buburahin ko lahat yung mga medyo baka makakasakit na mga sinabi natin kanina. Alam yun ha, baka maagit. Baka mapurnala pa yung pala. Sayang naman. So, tayo. Masarap. Hello, Brother Jose. Okay na, okay na. Bahala. I-edit ko to ng magandang maganda talaga. Ha? Salamat. So yun, mga ka-motivation, yun lamang ating pag-uusapan at lumamag na ang aking kape. Lumamig na pala. Masarap. So, kayo po, ano po ang inyo pong masasabi sa bagay na ito? Sa mga naghihintay po ng ating pong uploads, pasensya na po kayo sapagkat sa ating pong kabalahan, kabisihan, doon sa mga hindi po natin nasasagot na comments. Pasensya na po, pero lahat po yan nababasa ko. Maraming salamat po at na-appreciate ko pong lahat yan. Salamat po ng marami. At again, inimbitahan po namin kayo darating muli na gabi, no? Philippine time, 10 o'clock sa ating pong concert for a cause. Mini concert lang naman, katuwaan. Ay, makikita-kita tayo, Javier de Leon o si Berador, si Boss Dindo Balyao at ang inyo pong lingkod direct na Welsa. Sa channel po, Mr. Dindo Balyao, Philippine Time, 10 o'clock p.m. Magsama-sama po tayo ang ating pong mga kikitain na ating pong proceeds na malilikom po ay para po sa anak ni Ate Boy. So maraming salamat po muli sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng aking nakasama sa mga oras na ito, sa ating mga subscribers, newly subscribers, sa lahat po ng mga taga-suporta at mga taga-pakinig, taga-panood, taga-suporta, at taga-hanga ng guwapo. Ano pa hinihintay natin? Ito na! Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.